kanina lumabas yung balita, partner, at kinumpirma naman to mismo din ni VP Sara na binawasan siya nga ng 75 personnel from her security detail. Binawasan ng police security personnel si Vice President Sara Duterte. Yan ay para raw mapalakas ang pagbabantay ng PNP sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang utos ng Hepe ng Philippine National Police na bawiin ang 75 PNP Police and Security Group personnel na naka-assign para protektahan ang kanyang seguridad. Sabi pa ng ating pangalawang pangulo, I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country, and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Ayon kay VP Sara, hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin. Magpapatuloy raw ang paghahatid ng OVP ng serbisyo, lalong-lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Sa kabila ng pagbabawas ng security kay VP Sara, umaasa raw siyang makakatulong ito para mabawasan ang hinaing ng mga tao, kaugnay sa anyay paglaganap ng droga sa bansa, gayon din ang mga nabibiktima umano ng kriminalidad. Yun ang kanyang partner ito. Ganon? Oo. Ilan pa tinanggal sa kanya? 75 yun agad ang result? Oo, from ilan ba? Di ba dati parang Commission on Audit Report in 2022 showed that Duterte had 433 personnel. Okay? Is there any further explanation on the controversial 400 security detail to the OVP? Yes, Mr. Chair, Your Honor, the question will be answered by Assistant Secretary Antonio. Yes, Asik Antonio, please. I'm sorry. May we request that the question be repeated? Oh, yes. So sorry. I know that the Vice President has responded regarding this matter in past fora, but I'd just like to put it on record. The explanation regarding the controversial 400 plus security detail to the OVP. Good morning, Your Honor. So yes, we do confirm that there is an existing 433 VPSPG personnel as of December 2022, and as mentioned, this has been created way back in June 2022 and took effect on June 30, 2022 to provide security services for the Office of the Vice President. And the creation of the VPSPG is really for the protection of the future, current and future Vice Presidents. Yes, I think there were comments about the inordinate number of security already established. Is there an explanation for such a large number as has been criticized in both the media as well as Congress? As to the number of VPSPG personnel, no, the determination on the number and deployment of VPSPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. Ano daw? Depende sa assessment ng PNP and AFP? Bakit dito sa statement ni VP Sara noong June 25, 2022, pinasalamatan niya si DND Secretary Delfin Lorenzana at Philippine Chief of Staff General Andres Centino sa positibong tugon at aksyon sa request na magkaroon ng separate na security unit mula sa Presidential Security Group? So sino ang nag-request? Hindi ba sila? At tandaan natin, itong si DND Secretary Delfin Lorenzana at itong si Philippine Chief of Staff General Andres Centino, mga tao ito at inappoint ni dating Pangulong Duterte. Bakit nung panahon ni VP Lenny, hindi naman ito binigay? Bakit kaya biglang naiba ang kanilang pananaw at tungkol sa seguridad ng VP? Dahil iba ang kanilang pananaw nung panahon ni VP Lenny. From VPSG, which was 63% of the total number, partner, of OVP staff, her predecessor, former Vice President Lenny Robredo. Ilan only, percent? 63. Kasi ooh, dati, si VP Lenny, meron lang siyang 78.
Oh, 78. So, 78 lang yung police na ano to, security personnel ni former Vice President VP Lenny. Sa kanya, kay VP Sara, meron siyang 433. Ganun kadami. Okay. So, binawasan siya ng 75. So, ilan na lang yung kanyang ano. Oh, hindi pa siguro masyadong apektado kasi 433, 75 lang. Hindi, isusugan ko lang, partner, ha, yung sinabi niya na ano, na kung magbabawas siya ng security niya, eh sana makabawas sa mga krimen? Oh, proliferation of drugs in the country. 75, di ba? And fewer shall fall victim to various criminal activities. Kung i-analyze ako yung sagot niya at susundan ko yung kanyang ano, statement, okay, di ba? Kung feeling niya, eh, pag nagbalik siya ng 75, PNP to eh, members, partner, makaka-wish niya is makasolve ng mas marami at mabawasan yung mabawasan ang pagdami ng krimen patungkol sa droga, di ba? Oh, eh, di kung ganyan, maganda naman yung dating sa'yo, eh, di ba mas magbawas ka pa? Di ba, partner? Mm-mm. Magbawas ka pa ng security para yung security na nakadetail sa'yo maggamit pang ano panaga sa mga spread or pag proliferate ng mga drugs cases or mga krimen, di ba? So dapat mas magbalik ka pa. Di gawin mo na lang kung halimbawa si VP Lenny 78, edi 78 mo na lang. In the first place, partner, ang sabi niya kasi dati, kaya niya justify niya yung 433. Ito ha. Oo. Sabi niya, eh, wala namang problema sa COA eh. Di naman kami kinol. Hindi kami na-flag tungkol dyan. At the same time, di siyempre, hindi naman nakialam ang COA pa tungkol dyan. Pero ito ang sabi niya. Saan ba yun? Kaya naman, ginajustify niya yung dami ng kanyang security. Bakit? Dahil marami siyang posisyon. Oy. VP. Secretary. Vice Chair ng LCAC. VP. DepEd. LCAC. Saka meron siyang president doon sa ano eh, Southeast something eh. Wait lang ha. Southeast Asia Education something eh. Mm-mm. So, bali apat. So, ibig ba sabihin to, 433, iba yung security niya pag lumalakad siya as vice president? Oh, ba posible? Oh, tapos, hindi ako ngayon ano ha, hindi ako ngayon VP ha. DepEd ako ha, DepEdSec ako ha. Ibang grupo naman yun. So, ibang grupo yung DepEd. Ah, okay, sige. Hindi ako ano ngayon ha, DepEdSec ako ngayon ha. Ano muna ako ngayon, vice chair ng ANTFLLCAP. So ibang iba 'yon, ibang grupo 'yon, parang isang ano 'yon, isang company 'yon. Hindi ako ano ngayon, hindi ako VP, hindi ako DepEdSec. Ano ako ngayon, ha? President ako ng Southeast Education Organization something. Ganun ba 'yon? Kasi gine-justify niya na marami siyang security dahil marami siyang posisyon. Ngayon ha, isa 'yun sa mga justification niya. Ngayon tanggal lahat 'yan. Kasi nag-resign ka naman eh. Oo. Nag-resign ka as DepEdSec. So ano na lang ba yung kanyang ano? Wala na, VP na lang. Kasi nag-resign siya as DepEdSec. Okay. Nag-resign siya sa NTFLCAC. Oo. O definitely, kung yung isang president something na about education, eh hindi ka na DepEdSec, tanggal ka din dun. Diba? So VP ka na lang. So justified. Tingin ko yung pagbabawas. Kasi ang justification mo naman marami is because marami kang position eh. O di dapat nga 78 na lang kung ikukumpara mo. KVP, pero bakit Lenny? Bukod dun sa sinasabi pa. Kasi alam ko pag, okay, humihingi ka, nagre-request ka ng maraming security, okay, ng bodyguard, kung may banta ka sa buhay, eh si Senator Win nga eh. Gatchalian. Ilan ba yan? Hindi, sabi pa nga niya. Kasi, di ba may banta siya? Oo. Na death threat. Pero sabi pa nga niya, eh, sa ngayon, hindi pa muna. Diba? Saka partner mo, mukha na ka. Kasi ang iniisip siguro ni Senator Win, kung magre-request ako ng security, bodyguard, additional, ng security, additional security, at ilan ba ngayon ang mga pulis na nagbabantay, di ba partner, sa bawat Pilipino? Di ba, kokonti lang pa yung ating mga pulis, hindi pa sapat, partner, yung mga pulis para sa pagbibigay ng seguridad
sa bawat mamamayan. Kulang nga yung police visibility. Kulang, oo. Oh, at patuloy nga partner, di ba? Ang dami pa rin yung mga nangyayaring mga krimen sa mga daan, sa mga lansangan. Nandyan pa rin at hindi pa rin yan, partner, nababawasan ng ano, partner, ng husto. So, ito siguro, partner, isa sa naging reason dito kung bakit dapat tanggalin yung ibang security niya. Oo. Nakita mo ba yung video? Oo. Or yung, hindi ko alam kung pinost ba to, basta nakita natin. Oo. Umuulan. Umuulan. Nagpakabasa, partner. Sino? Ibipi Lenny, saka yung security niya. Oo. Walang dalang payong. Ilan, so, di ba pa? Ilan lang yun? Lima yata yung nasa katabi niya eh. Parang, wow, napaka-inefficient naman to. Napaka-ano naman ng mga security, incompetent. Oo. Yung, inefficient. Yung security ni VP. Hindi man lang nagpayong. Kay VP Lenny? Oo. Oh, hindi, VP, sir. Oo. Uh-huh. Oo. Oh. Diba? Parang, wow, tanggalan ka na ng security. Hindi sa akin lang, partner. Ito lang ha, ulitin natin ha. Oo. Kung ang reasoning niya is dapat makatulong yan sa pag-lessen ng crime, with more reason na magbawas ka pa. Oo. Tama. Magbawas ka pa. Correct. Diba? Oo. Kasi ang dating sa akin ng sagot ni VP Sara, parang sour grape. Oo. O sige, sana makatulong yan. Parang ganun yung dating. Parang galit. Bawas? Okay lang, sige ba? Sana makatulong yan sa pag ano niya ng krimen. Malaking tulong talaga. Bakit? Kung, partner ha, base dito sa ano to, record ng PNP ha, ito nung 2023, kasi nag-recruit sila ng additional 6,000 na personnel. Okay? Para sa kapulisan. So ang sabi ng pulis, sana mabawasan pa yung ratio. Okay, from 1 is to 500, partner. Ah, tao. Oo, oh, ratio. Oo, oh, yung isang pulis ang binabantayan niya 500. Oh. Oh, so 75. So malaking tulong 'yan. O sana nga magbabantay, no? Oh, malaking tulong. Dapat nagbabantay talaga kayo. 433? Yes. Oo. Eh kung binawasan yan, partner, di ba, mga kahit 33, sobra-sobra na yun. Yung 400, tinilaga mo dyan sa labas. Eh malaking tulong yun. Para sa pagbibigay ng seguridad. Yes. Di ba? At mabawasan yung krimen kasi kahit papaano. Kasi sabi yata niya yung partner, tama. Oo. Kasi yung mga taong yan, nakakasama niya sa pagbibigay ng serbisyo pag nasa liblib na lugar. Oo. Tama ba ako? Partner, meron naman ako nakikita dito sa TV, oo, sa mga news. May mga network, TV network, na nagbibigay ng ayuda. Oo. Partner, oo, sa liblib na lugar to. Pero nagagamit nila yung military, nakikipag-coordinate tulong sila. Oo, oo. Pero hindi ito nakatalaga doon sa TV network na to, sa isang programa, para magbigay ng paglilingkod. Diba? Mm-mm. So, if you want somebody na tutulong sa'yo for your project sa liblib na lugar, di magtawag ka na lang. Oh. Diba? O, ano, AFP or PNP, kailangan ko ng mga 10 tao, mm-mm, to deliver these goods to that area. Mm-hmm. Pero hindi mo ididetali yan doon sa lugar mo na security mo 24/7. Partner, ang ayon dito, ha, sabi sa Department of Budget and Management, ang ginagastos para sa security ng OVP, ha, ng OVP, for year 2023 is 25.308 million pesos. Grabe. Oh. Para sa security lang yan, partner? Yes. Na, as compared to sa 2022, kasi naghati na sila, di ba? Oo. Ni Lenny, VP Lenny, naghati sila sa 2022. At that time, kasi maliit lang yung kay VP Lenny, 13.548 million pesos in 2022. Pero hati na sila dito. Mm-hmm. Kasi at that time, konti lang si VP Lenny. Pero imagine mo, kalahati ng taon, naka 13.54 million pesos na noong 2022. Pero umakyat, partner, noong 2023, 25.308 million pesos for personnel and personal services of military and uniformed personnel. Mm-mm. Para sa OVP, o di, kailangan ba talaga? That's the tanong eh, kailangan ba? Details, ma'am, wala naman pong nilalabas na pera ang OVP pampasahod po doon? Yes, that is correct. The personnel from the Vice President Security and Protection Group all come from
the members of the armed forces and the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. The number and the deployment depends on the decision of the AFP and the PNP. At lumalabas na ang mga sweldo nitong 433 security personnel ni VP Sara ay hindi pa pala gastos ng OVP. Naku, eh napakalaki naman pala ng budget ng OVP. 2.3 billion budget ang inilaan sa kanya para sa 2023. Oh, hindi pa nakasama diyan yung 125 million confidential funds na ibinigay sa kanya. At humihiling pa siya ng 500 million confidential funds para sa OVP at 150 million confidential funds para sa DepEd. Pero ano sabi niya? Vice President Sara Duterte says her office didn't request confidential funds from the 2025 national budget. Duterte was under fire over the confidential funds issue, especially after it was learned that the office of the president transferred 125 million pesos in confidential funds to the OVP in 2022. Duterte had requested for 500 million pesos in confidential funds for the OVP in 2024, but dropped her bid amid public outrage. Vice President Sara Duterte says she will no longer pursue the requested 500 million peso confidential and intelligence funds for her office next year. In a statement, Duterte says the office of the vice president will stop pursuing the secret funds because the issue is divisive, adding that she swore to keep the country peaceful and strong. Department of Education budget sponsor Senator Pia Cayetano says Duterte has also dropped the DepEd's confidential fund request of 150 million pesos. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad na ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. We humbly request that the funds be realigned to the National Learning Recovery Program because we do not expect good scores for the 2022 PISA result. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot, at pagbabanutot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Nung hindi ibinigay, di naman daw pala nila kailangan at makakapagtrabaho sila kahit walang confidential funds. O bakit humihingi ng ganito kalaki? Saan dadalhin? Mike Sim, medyo may pagdududa siya. Teka, present ba kaya yan yung 433 na security? Yun! Nakikita ba? Oo naman. Baka nandyan yan. Kasi meron nga tayo mga natatanggap na information pag nandyan si BP sa isang partner sa isang okasyon. Talagang napakahipit yung kanyang security partner. Pero ang tanong nga niya, yung 433 ba lahat nandun? Ito pa, sa 683 personnel na nagtatrabaho sa OVP, 433 individuals doon ay parte ng security ni VP. Hindi, by ano siguro, by ship yan partner. Hindi lang lahat yan nagjuduty sa kanya pag may lakad siya mantakimok. Lahat yan sasama sa kanya. So lahat, pag nasa office siya ng OVP, oo. Nandun lang siya. Lahat ng 43 nando doon. 433 nando doon. Pagpupunta siya ng DepEd, lahat siya susunod. Ang labo eh. Oo. Medyo ano naman partner. Overkill. Yun. Overkill. I think that's the right word now. Overkill. Hindi na lang siya pinansin at that time eh. Kasi, di ba?
Ito, akin lang partner. Kasi kanina sabi ng PNP, hindi lang naman kay BP binawa. Nagbawa sila ng ano to, security personnel. Kundi maging sa iba pang mga ano partner, sa iba pang mga opisyal. Yung mga may matataas na pwesto sa gobyerno, even sa PNP, pati nga sa mga generals. So din, nagbawas din sila partner no, ng security. Partner, natatandaan mo ba si ano? Si Secretary Alunan. Oo. Pero siya dati, panahon nun eh, partner. At the time, DILG siya. Okay. Nakakalimutan to sinasabi na ng Alunan Doctrine eh. Oo, may order siya. Ito yung tinatawag na offline paglalansag. Okay. Na dapat, ang politician ay... Dalawa lang. Dalawa lang. Actually, nasa ano yan, patas partner, di ba? Nasa ano yan eh, panuntunan na dalawa lang talaga. Oo, tapos more than that, considered as private army na eh. Oo, pwede silang mag-request. Sila, sarili na nila. Oo. Ang ano to. Ipati magbabay sarili lang bulsa nila ang ano partner. Imaginein mo bumastos yung dun. Yung security mo na 433 partner. Oo. 25 million pesos ang ginagastos mo a year. Ang laki sana ng tipid noon. Oo. 'Di ba? Kasi dapat yung tamang security. Hindi naman natin sinasabing wala kang security, EVP kaya dapat meron. Oo. Pero yung sobra-sobra parang hindi kasi makatwiran. Diba? Yun lang naman, hindi makatwiran. Parang si ano ka na eh. Sino yun si... Sino? Ng North Korea. Lumalabas. Kim Jong-un? Kim Jong-un. Ang daming security partner na kabuntod, di ba? Di ba? Parang gano'n, no? Pero ang akin doon, ay hindi lang naman para kay VP Sara, kung hindi para sa lahat. Tama yun, yung ginawa ng PNP. Kasi... problema pa rin partner yung mga nangyayaring krimen sa mga daan. Hindi pa rin ang mga tao, hindi pa rin sila kampante pag naglalakad sila lalo tigit sa gabi pag umuwi kasi kulang nga yung mga police visibility partner. Kasi, dahil kulang talaga tayo ng police. Saka budget parang, kasi din partner laki. Plus budget partner. So tapos magtatalaga ka pa nang ganun kadami sa isang opisyal, eh talagang mas lalong mababawasan. Army dating, Army. Oo, mas lalong mababawasan yung mga magbibigay ng seguridad sa ating mga kababayan. Habang umuwi yan, this oras ng gabi, galing sa trabaho, tapos habang naglalakad, hindi pa siya partner, panatag yung loob. Iniisip niya, baka posibleng hold up ako, anong mangyari? Kasi wala siyang gano'ng nakikita ang pulis. Kulang ngayong kapulisan. Oh. Tapos yung iba, nandyan pa sa ating mga leader. Imagine mo, partner, kung 433 siya, i-shift na natin. Oo. Hindi naman lahat yan, sabay-sabay, di ba? Oo. 24/7 to. So, isabihin natin 8 hours. Oo. Kada group. So, magkakaroon siya ng security na 144 security. Kada labas niya. Kung may shifting, ah. Oh, grabe, no? 144. 144 security. Kasi 433. Ay, sorry. Wait lang. Divide 8 mo. Wait. 54 pala. Oo. 54 kung i-divide mo by 8. Oh, tama ba ako? Tama ba yung mat ko? I-divide mo by... Oh, 3 shifts kasi, partner. Oh, tama. 144. Security. Oh, i-divide mo by 3 shifts, ha? Sabi ni Manuel Rojas Jr., eh, kahit nabawasan daw ng 75, 358 pa rin. Oh, di ba malaki pa rin? Yung naka-detail sa kanyang partner. Marami-rami pa rin. Hindi siya dapat mag-sour grade dun, partner. Sobrang dami pa rin yun. Di ba? Buti nga 75 lang. Oo nga. Sabi nga natin, ikukumpara natin kay VP Lenny. 78. Eh parang at that time, sabi nga ni VP Lenny, nahihiya pa siyang ganun karami yung security niya. 78. Pero si VP Sarah, ginajustify niya. Eh, yun na nga. Okay, sabi nga natin, ulitin natin. Ginastify mo dahil marami kang posisyon. Eh, ngayon wala ka ng posisyon. Dapat diba isa na lang? Dapat konti na lang yan. Dapat nga mag-78 ka na lang. Wala ka na eh. Wala ka na justification para dumami yung security mo eh. Correct. At malaking tulong yan sa pagbibigyan ng seguridad sa ating mga kababayan na siyang nagbabayad sa mga sweldo ng mga yan. Yes. At that time na mayor ba siya? Ganun ba kadami? Hindi ko alam, partner. Kung ganun ba din kadami yung ano niya. Ano ba yung kinakatakot ng ating mga politiko? Oo, kung bakit ganun kadami yung kailangan nilang tatapang-tapang ano yung police. Tumakbo? Tapang-tapang yung tumakbo for public service tapos pag nasa posisyon na kayo, kailangan marami kayong security. Kaya nga.
Diba? Ano masabi ni sir? Gamitin natin yung word na, damn! Damn! What's wrong with you, sir? Damn! Diyos mio. Yeah, well, ako partner. Mas okay to, binabawasan. Dapat nga, bawasan pa. Oh, dapat mas bawasan pa. Kasi isa na lang position niya. Tapos pagkakailangan na lang yan ng mga tao magpapadala sa liblib na lugar, di, pasama ka. Ano ka? Pa-request ka. Diba? Tapos pag tumataas yung krimen, sasabihin, eh, ang ibubuntin niyo ang CC, yung ano to, yung PNP, yung mga pulis. Kasi hindi nagbabantay ka na maigi. Paano niyo ba? Paano kayo babantayin? Ay kukonti lang yung pulis nandun sa mga politiko. Diba? Yun. Talagang taliwas yung sitwasyon. Ay, pero hindi natin sinasabi, wala siya, hindi siya dapat mapigil. Meron dapat pa rin. Meron pa rin. Uh-uh. At hindi lang natin, partner, ako, tayo, hindi lang natin sinesentro si BP yung pagtatala ng ganong kadami. Sa lahat ng opisyal, sino maraming mga ano dyan? Parang siya kasi yung pinakamarami. Kaya siya naman pinakamarami. Parang siya pinakamarami. Oo. Diba? Well, anyway, siya ka-partner, kailan naman natin na take up. Oo. Kasi na-news. Correct. Hindi naman. Actually, parang nadinig ko na to. Oo. Hindi ko na to tinitake up. Pero parang siguro, even before the SONA, oo. May ganun na. May lumabas ng ganito balita. Na babawasan yung security eh. Mm-mm. Kaya lang siguro na ngayon, kasi syempre tapos na yung budget, another budget gagawin, mawawala na yun. Ano? Paano, partner? Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Tony Claire Cas, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Manrod Marcelino, ingat po tayo ha sa bagyo at sa baha mga kasama.